Yo! Kamusta mga kaibigan at welcome back again sa ating panibagong video at ngayon pa lang kinokongrats na natin no? Yung mga nasa top 100 okay? Sa pagtatapos ng ating season 2 at ngayon ay dumating na okay? Dumating na yung balancing patch okay? Or updates sa ating off season. So marami-rami to mga kaibigan, so bear with me no? Hanggang sa dulo. So tatakal natin lahat mula sa ano? Mula sa itong ano nila, itong pinost nila doon sa Substack, no? Hanggang doon sa Excel na kung saan na andun yung ano, yung napakaraming mga cards na nabago, okay? May mga binuff, and then may mga ni-nerf, and then meron ding rework ng mga cards, no? So, madami-dami yung ano natin, yung aaralin natin, no? So, sabay-sabay tayong mag-aaral nito para makapag, ano tayo, makapag-theory craft tayo, okay? So take advantage natin na habang mura pa lang no. So habang nasa off season pa lang tayo, mag-test na tayo no ng pwedeng maging meta. So hindi ito financial advice no. Kasi pwedeng yung ano, yung cards na yun pwede pang mabago, okay? Further. So pwede pa nilang i-balance no. So gagawin lang nilang test, okay? Itong off season natin. So sana nagets niyo 'yon, hindi to financial advice. Okay, nasa sa inyo pa rin 'yon kung bibili kayo. Bibili na kayo ngayon. Okay, so malay niyo, tsumamba kayo, 'di ba? So ang payo ko lang, bumili lang kayo ng mga ano, nasa budget lang, no? Yung mga nasa floor. Ano lang natin, nasa floor ano lang. Mga floor price na Axie natin. Okay, wag na nating patagalin pa. Mag-start na tayo. Origin Season 2 off season updates. Okay, so 10 hours ago to. Medyo nalit tayo. Congratulations to everyone who fought hard during the Season 2. And to those who place in the leaderboards, we saw players battle it out in the arena with unique teams throughout the season. Four new eras leading to an exciting, diverse Season 2 meta. So, ano to? Totoo tong ano, sinabi nila, no? Na sa apat na eras na yun nakakita tayo ng ano ng iba't ibang klase ng ano composition no, which is good no at healthy sa game kasi iba-iba yung nakikita natin eh. Kaso nga lang medyo na-abuse no yung ibang cards like swirl no, so pangit yung swirl na ano na cards sa totoo lang pero na-abuse yun. So nakita nyo naman yung mga ano natin, yung mga top players natin doon. So halos madami, no? Madami yung gumagamit ng swirl na pumasok sa top 100. Okay, so may mga ano tayo na na-abuse, may mga cards tayo na abuse, pero part na ano yun, part na ng game yun, no. Okay, so mag-grow naman yung game. At saka sabi dito a total of 112 AXS. Excuse me, was on the line for the season 2 and the top players will receive their rewards over the coming weeks. In the meantime, here are some important updates going live for off the season. So yun nga, nabigay na nila no yung ano natin, yung AXS natin, pero mamimint pa yun no in the other weeks no, siguro tatlong linggo siguro no bago nila maibigay yung ano natin, mamint yung ano natin, AXS reward natin. So ito yung mga ano, leaderboard na rewards no. So sa off season to ha, yung makukuha nating rewards sa off season. So kapag ka ano nasa top 1 to 10 ka, ang makukuha mo ay 5 rare rune and then rare charm no, na 10 and then isang cool sticker. So take note, sealed, okay, sealed random to no. So ibig sabihin ng sealed random, random yung ano, yung makukuha mo dun sa ano na yon, sa box na yon, okay? So iba pa rin yung ano natin, iba pa rin yung sealed choice box natin no, na which is pwede kang pumili ng ano, ng runes or charms, okay? So magkaiba yon, ito na ay random to no. So random ang bigay nito kapag bubuksan mo. Same din ng ano, rare charm. Okay, and then 11 to 15 place, apat na rare runes and then rare charm. 10 rare charm and then isang cool sticker. Okay, sa 16 to 25 naman merong 4 na ano runes and then 9 na rare charm at isang cool sticker. So by the way, meron silang cool sticker hanggang ano top 10,000 no. So 26 to 40
pagka nakapasok ka sa 26 and then top 40, meron kang tatlong ano, rune and then siyam na charm. 41 to 65, merong tatlong rune and then walong charm. And so on and so on, no? So tignan niyo na lang tong ano, itong off-season leaderboard natin. So hanggang sa ano siya, no? Hanggang sa 10,000 siya yung sticker, okay? So kapag ka 3,000 to 5,000 ka naman, rare charm lang yung pwede mong kunin. Rare charm lang yung reward natin. So kapag ka nasa 2,000 to 3,000 ka naman, isang rare rune and then isang rare charm. And so on, so on. So tingnan niyo na lang 'to. Itong off-season leaderboard rewards natin. Okay, we're introducing our first ever leaderboard reward for the off-season. So ito na ngayon. This is our first experiment in making the off-season grind more fun and rewarding for players. So experiment pala nila 'to, no? First experiment nila para maging ano, maging mas ano, mas fun pa daw, no? Yung off-season natin. So by the way, goods 'to kasi mag-grind pa rin yung mga players, no? Kasi magkakaroon ka ng ano, advantage sa season 3 kapag ka meron kang rare runes and charms. Okay. And then playing and placing in the off-season gives you a good advantage heading into the season 3. So ito na ngayon nabanggit natin kanina, rare era, which is merong 15%, no? Total AXS leaderboard pool will be up for grabs. So 15%, no, nung total amount ng ano, ng reward sa season 3 sa rare era. So malaki din to, no? Ang laki. Malaki tong 15%, first ano pa lang 'yon, rare era pa lang 'yon, no. So pwede kang advantage mo na 'yon, no, kapag ka meron kang rare runes and charms, no? Kahit na sabihin mong random sealed box 'yun. Okay, and then if you place in the top 5k, you have a chance to win precious sealed rune and charms. So ito na ngayon, this can't be disenchanted. So hindi pwedeng ma-disenchant, no, yung mga nakuha natin sa ano, sa sealed random. Okay. If you place between 5,001 and 10,000, you will receive an exclusive call sticker. So ayun na yung sticker natin. So ito. So cool nga 'yon. Ang ganda ng sticker na to, so cool. Okay. Okay, good luck in your off-season grind, sabi nakalagay. And then ito na tayo, madako na tayo sa game mechanics and card adjustments. Here are some changes on the game mechanics, changes being implemented. So una diyan yung Blood Moon. Blood Moon will begin one turn earlier. So dati, ang Blood Moon natin ay 17, no? Sa turn 17 magba-Blood Moon. So ngayon, one turn earlier. So ibig sabihin 16, okay? 16, magsisimula na yung Blood Moon natin, okay? Grievous Wound, okay, debuff to. Deal pure damage, okay? So yung Grievous Wound natin, before, hindi siya pure damage. Ngayon, pure damage na sa, which is, direkta siya sa HP ng ano, kalaban, no? Kukuha. Okay, sana maliwanag yung pure damage natin. And then meron tayong Leaf, okay, buff naman to sa mga plant to, no? Nakalagay dito, heal 3 HP per stack dati. Okay. At ngayon, yung current state niya, heal 4 HP per stack. So na ano siya, na dagdagan siya ng isang ano, HP, no? So 4 HP na per stack. Okay, then Kuku, buff naman to. Stack normally. Okay, only 1 consume per sleep prevented. Okay, so naayos na siguro nila to. O dati siguro kapag kapag may i-slip yung may kuko, siguro kukuha ng dalawa o tatlo. So ngayon, ano na, naayos na siguro. Stack normally, only 1 consume per slip. O yun na. So isa lang yung kukunin niya, no, kada slip na may babato ng kalaban. Okay, then kukun, buff naman to sa bug. Again, 12 shield dati, regardless of stack. So ito na ngayon nabanggit natin ng mga nakarang video natin, no, na kahit ilan yung stack mo, no, 1 or 10 man, parehas pa rin na magigain ka ng 12 shield. So ngayon binago nila yung ano, binago nila yung effects ng ano, ng cocoon natin. So ngayon 4 shield per stack na. Okay, so kapag ka meron kang 10 ano, 10 cocoon, meron kang 40 shield, no, na magi-generate. Okay, sa round din. So ang laking ano nito, ang laking bagay nito, no, para siyang calcium armor. Okay, so 40 shield, ang laking bagay noon. So yun, no,
yun, 4 shield per stack na ngayon, okay? And then, mushroom, summon naman to sa plant, heal equal to the remaining HP, dati, remaining HP, no? Yung dating effect ng mushroom natin. Ngayon, ang effect niya, equal to the max HP na. So, yung max HP ng summon, I think, ano? Ilan ba yung max ng mushroom natin? So, alam ko 24 eh, no? So, yun yung ano, yun yung heal niya, no? I-heal niya after the turn end, no? So, dati kasi remaining HP. Kung yung natitirang buhay ng mushroom mo, yun lang yung i-heal niya. So, ngayon, max HP na. Okay. So, na-buff. And then, meron tayong Robin. Summon naman to sa bird. Increase damage by 4. Cap at 100. Yun yung dati, no? Dati na effect niya. So, ngayon, increase damage by 3. Cap at 90. Okay. So, ano? Pinahina, no? Na ano to? Na-nerf yung ano natin? Robin natin. Okay. And then, for a complete list of card adjustment, click here. So, dadako tayo rito mamaya, no? Dun sa complete na list ng ano, ng mga card changes natin, ng mga balancing na ginawa nila. So, madako muna tayo sa ating ano, bug fixes, no? Itong bug fixes natin ngayong off-season. Okay? Here's a full list of the bug fixes rolling out this off-season. So, number one, meron tayong turn will no longer automatically end after using wing horn while gaining feather dagger. So, yun. Pero madaya pa rin yung ano, madaya pa rin tong ano, itong wing horn, no? Kasi patapos na ng laban, saka pa lang sila mag-ano, gagamit ng feather dagger. So, patapos na yung number, no? Saka pa lang sila magbabagsak ng napakaraming feather dagger. So, anim yun. So, mauubos na yung oras ng kalaban mo dun, di ba? Kasi, natapos na yung ano, natapos na yung turn mo, tumitira ka pa rin ng ano, ng feather dagger. So, madaya yun, yung ganong, yung ano. Hindi ko alam kung ito yung tinutukoy nila dito. Na-fix na nila yun. Na ilang beses ko na kasing na-encounter yon yung ganun. Pero yung nakalagay naman dito ay turn will no longer automatically end. Okay? And then after using wing horn while gaining feather dagger. Okay, so na-fix na nila to. Curse rituals damage is capped as described. So meron ng ano? Meron ng tawag dito, may mga numbers na tayong nakikita, no? Sa mga buff debuff natin. Curse rituals damage is capped as described. So andun na, nakikita na natin yung ano, yung number, no, kung ilan yung damage. Okay, and then bubble conversion to bubble bomb is properly handled with gaining multiple bubbles. So na fix na nila to, no? So exact number na ng ano, exact number na ng bubble, okay, yung mako-convert niya mismo. And then anemone properly resets when used together with glorious mane. So na fix na din nila to. And then bubble bomb is no longer affected by weak. Okay, so yung bubble bomb natin, hindi na siya ano, hindi na siya affected ng weak. Okay, na debuff. Okay, so yung bubble bomb natin ay 20 kahit na may weak, ano ka, debuff ka, 20 pa rin yung damage ng bubble bomb, no. Okay. Yung AoE damage ng bubble bomb ay 20 pa rin. Okay, card with selection screen properly resolved when no selection is made and the timer runs out or the player disconnect. Okay, so naayos na nila to. Properly resolved, okay, when no selection is made and the timers run out or the player disconnect. Okay, and using clear, nerdy, or pink chick. So ito yung mga ano natin, draw cards natin, no, with less than 2 cards in your hand and draw pile is properly handled. So nafix na din to. Sacred feather heals for the correct amount. So nafix na din nila tong ano, bag sa ano, sa sacred feather. And then piranha no longer bypass sacred feathers effect. So na-fix na din nila to. And then wing horn checks the target HP before dealing damage. So makikita mo na yung HP ng kalaban, no, bago mo pa bago mo pa ibagsak yung wing horn mo. At last, ang ating innocent lab cannot copy itself using magic stack. So hindi mo na siya pwedeng kopyahin, no, gamit yung magic stack na card. So ang may magic stack na card ay si Ena, no. Okay, yung free Axie natin. So hindi mo na pwedeng kopyahin yung innocent lamb, okay? Ito yung ano, isa sa mga sinabi ko kanina, no, na abuse, okay? Na abuse yung card ng swirl using this card, itong innocent lamb, kasi pwede mong kopyahin, eh, no. Hindi ba, tama ba?
ears kasi yung ano, so hindi mo pala pwedeng kopyahin. So may ano pala, may mga ibang cards na maaabuso no sa paggamit nitong innocent lamb, kasi dalawang beses kang magi-innocent lamb eh. Ay tatlo. Okay, tatlo. Kasi kapag ka dinuplicate mo yung card using magic stack, okay, dalawa 'yon, 'di ba? So plus yung isa pa na default na cards niya. So tatlo 'yon, 'di ba? So tatlong beses kang magi-innocent lamb. So parang ano naman 'yon, no? Parang OP naman 'yon. Tsaka yung i-duplicate mo ano, no? Cotton tail or yung rage, yung confident, no? So medyo ano 'yon, medyo abusive yung ganung klase ng ano paggamit ng cards. Okay, so naano na nila yun, na fix na nila. Tsaka yun na, madako na tayo dun sa ano natin, dun sa card balances na napakarami. So dito tayo sa so, okay, dito. So first sa aqua, na sa aqua tayo, no? Sa aqua class tayo. Okay, back to back part sponge. Okay, so ito yung paborito ng lahat, no? Sa top ano 1 to 500, so ang daming gumagamit ng bubble, okay, na mayroong sponge. Okay, so nga ang ano niya ngayon, yung current description niya, okay, yung dati retain shield all allied axis, target any ally, convert all bubble on the target into the bubble bomb. So dati, so ngayong bagong description niya wala namang nakalagay, so assume natin na parehas lang ulit, no, yung effect ng ano ng card na ba, na sponge. So dito tayo sa ano, base value niya, no. So dati, meron siyang 60, no. 3 energy yung ano niya, yung usage niya. And then ngayon, 50 shield na lang. Okay? So 3 energy pa rin siya ngayon. So nabawasan siya ng 10 ano, shield lang naman. So minor ano lang 'to. Minor nerf yung ginawa sa sponge. And then next, ears tayo sa aqua, Nemo ears. So yung dating description niya, ganun pa rin naman. Target any ally, gain 1 energy fragment, bonus 1 per Nemo card in your deck, kappa 3 bonus. Okay, and then ngayon, target any ally, 1 per Nemo card in your deck, kappa 3 bonus fragment. So parehas lang, no, halos, no? So dito makikita nyo, sa base stats niya parehas lang din, 50 shield lang din, 1 energy. Okay, so yung ginawa sa kanya, remove base 1 energy fragment. So nabawasan siya, no, yung base energy fragment niya, kasi dati 5. Okay, dati ay 5 kada lapag mo ng isang Nemo ears, 5 yung makukuha mong ano, energy fragment. Okay, kapag ka meron kang tatlong Nemo sa deck mo, okay, take note ha, kapag tatlo. So ngayon binawasan na nila yon, tinanggal nila yung base ano, base energy fragment. So ngayon, kapag ka naglapag ka ng Nemo ears, 4 na lang. Okay? Take note, 4 na lang. Pwede mong mag-gain na ano, na energy fragments. Okay, and then we have the ice naman sa aqua. Yung clear natin. Draw 2 cards, then discard 2 cards from your hand. Unstable. Dati yun, ha? So ngayon, if your draw pile has no less than 2 cards, draw 2 cards, then discard 2. And then unstable. So may ano na siya ngayon, may requirements na siya, no? Your draw pile has no less than 2 cards, draw 2 cards, then discard 2. Okay. No less than 2. So pwede mo na, kapag kaisa na lang yung nasa ano mo, draw card mo, hindi mo siya pwedeng gamitin. Okay. Dati kasi kahit ano, wala siya nakalagay dito eh, no? Nakalagay na dito sa bagong description niya, if the draw pile has no less than 2. No less than 2 cards, draw 2 cards. Okay. And then meron siyang unstable, so pares din. Added, ito yung condition nyo. Added condition, at least 2 cards and draw pile. Okay, may condition, yun yung condition, no, kanina. Na meaning, kapag ka isa lang yung nasa draw pile mo, hindi mo siya pwedeng gamitin. Okay, and then meron tayong tail naman, sa koi. Ay, sa tail, sa koi. Sorry, sa aqua. Okay, yung koi natin. Target the closest or furthest enemy, same pa rin naman yung ano description niya, no. So dito lang ano, dito lang siya ginalaw sa base damage. So dati meron siyang 140, no. So ngayon 135 na lang. So na nerf to. Okay, so 5 damage lang naman, so minor lang naman din 'yon. And then we have Navaga, okay, tail to ng ano aqua. Innate. Parehas pa rin sila, okay? Parehas pa rin sila ng description. Kaso nga lang,
yung bagong description niya ngayon, nabawasan ng ano, okay, nabawasan ng instead na 30, no? Okay, yung requirements niya dati na kukunin niyang energy fragments. Ngayon, 25 na lang. Okay, and then, meron pa siyang naging buff, no? Kasi para sa akin, buff to eh. Dati kasi target self, no? Ngayon, ini-align na siya. Okay, so ang ganda, no? Ang ganda ng nabaga ngayon. Hindi na lang sa, ano, pang sa sarili lang na Axie na meron nun. So, ngayon, pwede mo na siyang ilagay sa kahit anong, ano, Axie mo. Okay, so para sa akin, buff to yung nangyari. Kasi minus 5 energy fragment and then any ally na yung ano target mo. Okay, and then we have the sa beast naman, ears, believer naman to. So, dati ay yung rage niya na kukonsume ay dalawa lang, di ba? Okay, take note, yung rage natin dati kumakain ng dalawang ano rage buff. So, ngayon, dinagdagan, okay? Naging tatlo na yung kakainin niyang buff. Okay, and then damage per rage dati ay 50%, okay? 50% dati yung damage niya. Ngayon, 30% na lang. So, malalang nerf yung ginawa sa believer natin. Okay, from 50% damage to 30 na lang. So, 20. Masakit yun, ha? 20% yung binawas nila and then kakain pa siya ng tatlong rage. Okay, so, nerf tong ano natin, believer natin. Then, we have the innocent lab sa ears naman din to, sa beast. Okay. Pick one of the this Axie skill card or secret card and add a copy to your hand and then banish. Dati yun. So ngayon, no longer copies the charm. So ibig sabihin nun, yun lang kasi yung nilagay nila dito, pero ang ibig sabihin nun ay kapag ka yung ano mo, kapag ka yung halimbawa yung ano mo na lang confident, okay? Yung confident mo ay merong rage na ano, charm, yung nagbibigay ng rage, okay? So kapag kinopya mo yung ano mo, yung confident mo na yun, hindi kasama yung ano, hindi kasama yung charm doon, no? Yung effect ng charm. So bali walang laman, no? Yung inus, yung ano na yun, yung confident na yun, wala siyang laman na charm. So okay, no longer copies the charm. So hindi niya pwedeng kopyahin yun, pero pwede niyang kopyahin yung skill card pa rin. Dati meron siyang banish, ngayon wala na siyang banish, okay? No longer copies charm. Oh? Wala na siyang banish. Dapat may banish pa rin, no? Kasi unli na yon, unli copy na yon, no? Ito sa bagong description, no longer copies charm. Ah, baka yun lang siguro talaga, no? Okay. Hindi naman lang sinabi na, ano, tanggalin yung banish, no? So, same pa rin. Ang nangyari lang sa kanya, hindi niya na pwedeng kopyahin o yung charm mismo. Okay, so ano lang yon, yung base, ano lang yun, default, okay? Default na ano effect ng cards lang. Yung magigain mo doon sa na-duplicate mo ng ano, innocent lamb. Okay, and then we have puppy. Eyes naman to ng beast din. Dati, nakalagay ba dito? Always remove one curse card and gain one rage. Okay, kasi yung dati niya, if there are no curse card in your deck, gain one rage. Okay, otherwise, remove one curse card from your deck. So ngayon, wala na siya, wala nang ganun, no? So ngayon, kapag ginamit mo ngayon yung puppy, always remove one curse card and then gain one rage, okay? So kahit walang ano yon, kahit may curse card yon, pwede kang magigain ka pa rin ng isang rage. Kasi dati dito nakalagay if there are no curse card in your deck, gain one rage. So otherwise, remove curse card. So kapag ka meron kang curse card, hindi ka makakapag-rage, no? Yung ano condition nitong puppy. So ngayon, kahit na magtanggal ka ng curse card sa iyong deck, makakapag-gain ka pa rin ng ano, ng isang rage. Okay, and then sa Goda naman, mouth sa beast, put one void into your opponent's discard pile. Dati, ngayon, remove one energy. So, grabe to. Remove one energy from your opponent and put one void into your opponent's discard pile. So, nagtatanggal na siya ng isang energy, no? Oy, energy fragment. Okay pala to. Remove one energy fragment from your opponent and then put one void. So, magtatanggal na siya ng isang energy kapag ginamit mo to sa kalaban at maglalagay pa siya ng isang void, no? Same pa rin naman yung damage niya, 60 pa rin. Nakalagay na effect niya. Added the effect. Remove one energy fragment from your opponent. Okay, so yung void natin kasi dati, tatlong ano yun. Hindi ko nagkakamali, ah. Correct me if I'm wrong. Tatlo or dalawa, no? Parang dalawa.
dalawang ano energy fragment yung kain tanggalin, no? Or tatlo, hindi ako sure. Ang bihira. Ngayon, nadagdagan naman ng isa. Okay, so kung dati tatlo lang, ngayon magiging apat na matatanggal sa'yo na ano, energy fragment. So pasakit din tong ano, void, no? Maganda yung ginawa nila sa void. So parang buff yun. Okay, buff yung ginawa nila sa ano, sa Goda. Okay, Goda pala yun, Goda. Okay, at meron tayong cotton tail. Okay, retain. O, same pa rin naman, walang pinagbago yung cotton tail natin. Ang ginawa lang nila doon ay yung sa description niya. Okay, heal per fragment consume 7 dati, 'di ba? Yung heal mo 7 per energy fragment. Okay, so ngayon 5 na. Okay, 5 per energy fragment na. So ano to, nerf. Okay, and then banish, naging unstable na siya. So may balik na sa iyo yung ano na curse card, no, kapag ka ginamit mo. Okay, and then meron tayong target any enemy ay yung ano, gerbil. Okay, gerbil sa bisto tail. Target any enemy, remove one random secret from the target. Yun yung dati niya. Ngayon ay target any enemy. If the target doesn't have secret, bonus 15 damage. Otherwise, remove one random secret from the target. So, pares pa rin yung damage. 55 pa rin. Yung added effect niya ay 15 bonus damage if the target doesn't have secret. So, may ano siya? May bonus damage siya, no? Kasi dati nagtatanggal lang siya ng random debuff to the target. So ngayon kapag walang ano, kapag walang secret yung kalaban, ayun, plus 15 damage ka. Okay, at then meron tayong here sa beast, deal 5 bonus damage. Okay, dati per card in your opponent's hand, ngayon deal 10 bonus damage na per card in your opponent's hand. Pambihira. So from 5 naging 10. Okay, so malakas na tong hair natin ngayon, no? Malakas yung hair na ano natin, na card natin ngayon. Kasi yung base damage niya hindi binago, 70 pa rin. Okay, so buff yung ginawa nila dito sa hair. So malamang nag-ano na yung mga breeder natin, no? Naglalagay na ng hair sa kanilang mga ano, mga Axie na ibibreed. Kasi malakas, oh, 70 yung ano, yung base damage niya. Tapos na buff pa ng ano, 5 damage. Yung dati ay 5 lang, ngayon ay 10. So 5 damage yun per na nabuff, no? So doble na. Okay, dinoble nila yung effect ng ano, hair. Okay, and then we have the suburb naman tayo. Okay, kingfisher, parehas pa rin naman. Okay, yung description ng dati, parehas lang. And then skill card pa rin, then 1 energy pa rin. Kaso tinanggal nila yung limit. Okay, so ibig sabihin pwede ka nang gumamit ng ano, only kingfisher na, no? Pwede mo nang ilagay lahat yon. So, mag-e-effect lahat yon. Halimbawa, yung Kingfisher ay deal 85 damage to the attacker. So, kapag ka may atake sa'yo, magdi-deal ka ng 85 damage. So, kapag katatlo yung nilagay mo, 3 times 85. Okay. So, sabog na yung titira sa'yo nun. Okay. Limit remove. Okay. Buff yung ginawa sa Kingfisher. So, hindi naman to totally buff, no? Binalik lang siya sa dati. Okay. Na state niya. Ito yung state niya dati, eh. Yung Kingfisher. Wala siyang limit. And then we have pigeon post. So bird back. Okay, add 1 blackmail. Okay, and then ngayon, if initial, add 1 blackmail to your opponent's draw pile, discard pile. So attack, ganun pa rin, hindi naman siya nabago. Ang ginawa lang ay if initial na, no? If initial na yung condition nyo. So dati kahit sa huli mong ilagay ay sa kahit sa huli mong gamitin itong blackmail, ay blackmail itong pigeon post natin, gagana pa rin at gagana yung effect niya. So now dapat kailangan mo na siyang gamitin ng ano, ng una, no, if initial na. So kapag hindi mo ginamit ng una, hindi e-epekto yung ano niya, yung effect ng cards na, which is maglalagay ng blackmail sa discard pile ng kalaban. Okay, then we have the tri-feather. Okay, itong favorito ng lahat, no, sa top ano, sa top tier sa leaderboard natin. Puro mga naka tri-feather yung bird nila, yung mga AOE. Okay, randomly deal 3 hits, ganun pa rin. All allied axis gain 1 feather per unique enemy hit. So same pa rin ng dati yung ano niya. So dito lang siya binago sa attack. Okay, dati 20 damage siya, ngayon 17 damage na lang, no? So ninerf nila. Okay, ng tatlong damage lang naman, no? Minor lang to. Okay, and then sa pink cheek, ears ng bird natin to. So same lang to ng ano, clear natin kanina, no? Nilagyan lang nila ng condition na kapag ka
dapat at least dalawang cards, okay, yung nasa draw pile mo. So dalawa pataas, no, para pwede mong magamit tong ano, itong pink chick natin. Okay, and then we have horn naman sa bird, eggshell. Deal 2 hits, gains eggshell for 4 turns. Okay, so wala naman siyang ano ginalaw, no. Yung ano lang, yung buff niya. Okay. 4 and then binawasan nila ng 3 buff duration. Ah, okay. For 4 turns ngayon, 3 turns na lang. So dati yung eggshell niya, okay, yung eggshell na buff to, dati gumagana siya ng ano, 4 na turns. So ngayon 3 na lang. Okay, nerf yung eggshell natin, na which is walang kwenta naman tong eggshell. Okay, and then hungry bird tayo sa mouth naman, bird. If initial still 20 HP, and then apply heal block for self for 2 turns. Ngayon parehas pare, ay hindi, ngayon ang bago niya ng description ay same pa rin naman, pero ano lang siya, ay hindi, rework siya ngayon, no. So ngayon is still 15 HP na, and then remove up to 2 cards from your deck. So dati 20 HP, okay, na nag-heal. Ah, nag-steal, okay, nag-steal siya for 2 turns. So ngayon 15 na lang, okay, pero nagtatanggal na siya ng dalawang curse card. So na dalawa. So maganda to, no. Magandang upgrade sa bird to na naka hungry bird. Okay, so nag-heal ka na ng ano, 15 HP. Kasi meron ka pang attack base, yung base damage na ito ay 60 damage. So mag-steal ka pa ng 15. So 60 plus 15, 75, okay. Yung all in all damage mo sa kanya ay 75. Okay, yun na yung pinaka ano. Yun na yung pinaka base damage, okay, 75 plus nagtatanggal pa ng dalawang curse card. Okay, so san ka pa, 'di ba? So ang maganda tong ano, maganda tong hungry bird natin, no, yung ginawa nila dito sa hungry bird. Super buff. Yung nakalagay dito ay rework. So binago talaga nila yung ano, yung description ng card. Okay. And then madako na tayo sa ating bus, no, sa bag na tayo, back part. Attack all enemies, bonus 5 damage for each card discarded by either player this turn. So attack all enemies, bonus 6 damage for each card discarded or banished by either player this turn, cap at 30 bonus. So nilagyan nila ng cap, no, ngayon. So dati wala siyang cap, 5 damage, okay. Ngayon binuff na nila, pero nilagyan nila ng cap. Okay, yung damage niya dati same pa rin naman, 20. Okay, so nga lang yung bonus damage lang yung ginalaw dito, no. So before 5 damage, no, per card na madi-discard mo. Ah, dati meron siyang ano, meron siyang cap pala dati, no, pero walang nakalagay, ha, dito sa description niya. May cap pala siya dati na 25. So in-extend, no, binuff yung ano, bonus damage, okay, and then in-extend pa yung ano, cap ng 30. So ano to, yung bus natin ay buff to. Okay, and then we have the air wing. Attack all enemies, deal 3 bonus damage for each card in your hand. Okay, attack all enemies, deal 3 bonus damage for each card in your hand. Ito yung bago niyang description, cap at 30 bonus. Okay, so may cap na siya. Okay, dati wala siyang cap. Ngayon binigyan na siya ng 30 bonus damage. Okay, pero may cap na siya at 30, no? Cap at 30 bonus damage. Okay, so kapag ka na-max out mo na ng 30 na bonus ng 30, hindi na siya lalagpas dun, no? Hanggang dun na lang siya. Yun yung cap niya. Cap at 30 bonus damage. Okay, and then we have larva. Scry 2 cards naman to. Tingnan natin kung ano nabago sa kanya. Effect applies this both skills and secret. Effect applies to both skills and secret. So, okay. So, dati, nakalagay dito, 1 skill card. Okay. Dati, ha, skill lang yung pwede mong ano, i-discard. So, ngayon, it's either the 2 na, no? Gagana na. Okay, makakapag-gain ka na ng dalawang energy kapag ka may na-discard kang ano, secret, okay? It's either skill or secret card. Okay, yung nadagdag lang yung secret, no, doon sa ano, doon sa pwede mong i-discard. Okay, ito yung scry natin sa ano to. Sa larva to, ah, sa ears, okay? And then
Si Rokos yun ha, yung larva natin. Okay, say same pa rin, walang ginalaw. Yung ano lang, nilagyan lang siya ng another specification na ano, yung secret. Okay. And then, yung tassels natin. Wait, madami pa, no? Ang dami ng ano, card na naginalaw. So, yung tassels natin, innate. So, parehas pa rin, okay? Ang ano lang, ang ginalaw lang ay yung ano niya, yung shield niya, yung shield conversion niya. So, dati may 40%, okay? So, ngayon 35% na lang. Okay, so, na ano yun, na-nerf yun. And then, ang kinaganda naman dito sa ating tassel, pwede mo na siyang ilagay sa kahit anong Axie, okay? Any ally na siya, no? Hindi na siya target self lang. So, dati, kailangan mo pang bumili ng ano, ng tassels na kargado ng shield card. So, ngayon, hindi ka na mag-aalala, no? So, panigurado na yung ano, yung price ng tassel natin, no? Mababa yung ano, yung price dahil sa ginawa nilang to. Okay, target any ally na eh. So, gamit ka lang ng ano, gamit ka lang ng isang Axie na may ano, na may tassels, no? Tapos ilagay mo dun sa Axie mo na puro shield. Okay, di solve na, di ba? So, maganda yung ginawa nila dito sa ano, sa target any ally na nangyari, no? Na hindi na lang siya sa ano, sa mismong may-ari lang. Pero, ni-nerf naman nila yung ano, damage conversion, no? Kapag ka napuno mo kasi, kapag ka na-meet mo yung requirements niya kasi na, ano, na 300, okay? Na 300 shield na makukonsume niya, okay, na doon sa Axie na may tassel. Gagana na yung damage niya doon. So, every time na maglalagay ka ng shield, no? Nagaling mismo doon sa, ano, may-ari ng, ano, ng tassels. Oh, hindi, sa, ano, sa nalagyan ng tassels, okay? Kapag every time na maglalagay siya ng shield, may ano yun, may damage yun, no, sa kalaban. So, dati 40%, ngayon 35% na lang. Okay, so na ano siya, na nerf yung ano niya, yung damage niya, pero na buff naman, no, para sa akin. Kasi pwede mo siyang ilagay, oh, kahit sa anong Axie mo, pwede mo siyang ilagay. Okay, sa mga kasama ng Axie mo. And then we have Neo. Look at top 3 cards of your opponent's draw pile. You may discard one and then banish. So, yung dating ano niya yun. So, ngayon, apat na. Okay, so dati, look at the top 3. So, ngayon, top 4. So, apat na yung pwede mong tignan and then pwede kang makapag-discard ng isa dun. Yung ano niya, card reveal niya. Dati ay 3, ngayon ay 4 na. Okay, and then sa nerdy natin, pares lang to ng clear natin tsaka pink check, no? Nilagyan nila ng condition na which is dapat may dalawa kang card sa iyong draw pile. So, kapag isa lang yun nasa draw pile mo, hindi mo siya pwedeng magamit, okay? Added condition, at least 2 cards in your draw pile. Okay, and then sa parasite naman, look at the top 2 cards of your opponent's draw pile. You may discard 1. So, dati, dalawa. Ngayon, 3. Okay, yun lang naman yung nilagay nilang additional ano dito sa ano, sa parasite natin. Same pa rin yung damage, 60 pa rin. Okay, so tatlo na nga yung pwede mong ano, pwede mong tignan at makakapag-discard ka ng isa ron. Okay, ang Bidens natin, same pa rin. Okay, yung description niya. Pero, na-buff. Okay, so from 40 heal yung Bidens natin, naging 60 na siya ngayon. Okay, so buff ang nangyari dito sa ano natin, Bidens natin, no? Plus 20 heal ang ginawa nila. Okay, then Rosa. Sa plant ears naman to. Return, randomly deal 1 hit. Okay, and then if initial, apply sleep for 3 turns. So, yun yung dati niya, no? Na description. So, ngayon, randomly deal 2 hits. Okay, limit 1. Each hit, apply sleep for 3 turns. Okay, so yung nabuff tong ano natin, nabuff tong Rosa natin. So, dati yung damage niya ay 40. Ngayon, 40 pa rin naman kasi ano, dalawang beses, no? So, 20-20-40. Ang kinaganda sa kanya, deal random, no? Random. Tapos, yung mababagsakan ng ano, ng Rosa mo, malalagyan ng sleep, no? Okay, for 3 turns. So, di ba? Kapag kadalawa yung binagsak mo sa kalaban, tapos tumama sa dalawang Axie niya. So, tulog yung Axie niya, no? For 3 turns, no? So, buff yung ginawa nila dito. Tapos, tinanggal pa nila, okay, yung remove doon sa Rosa. So, another buff na naman yun. Okay, so, disable card tong ano natin, Rosa natin. So, panigurado ako na babalik na naman to, no? Makikita na naman natin to sa, ano,
sa taas, okay, sa leaderboard, no? Kung hindi baguhin to ngayon, ha, yung current state niya ngayon na ginawa nila. Okay, so nabuff tong Rosa natin. So goods tong Rosa para sa akin. Okay, and then we have Sakura. Same pa rin sila, okay, ng description ng old. Kaso nga lang nilagyan na siya ngayon ng a plus 1. Okay, plus 1 heal na. So 8 na. Okay, so dati 7 HP. Okay, per cards na gagamitin mo, mag-heal ka ng, ano, ng 7 HP. So ngayon, 8 HP na. Okay, nilagyan lang siya ng, ano, ng isang HP lang. Yun yung Sakura natin. So hindi ko alam bakit, no? Isa lang. Bihira. Okay, yung puppy natin, retain. Target any ally and then draw one leaf to the its owner. Okay, so dati isang leaf lang yung kaya niyang ibigay ngayon. Same pa rin na may retain silang parehas pa rin. Target any ally, apply 2 leaves na ngayon, no? And then bonus 1 leaf per retain turns. Okay, so every time na mariretain mo to, may bonus na isang leaf yon. Okay. And then 50 heal, parehas pa rin. So rework na talaga yung ginawa nila, no? Kasi dati target any ally, pagka nabunot mo, magigain ka ng isang leaf. Okay. So ngayon, target any ally and then apply 2 leaves. Okay, so kapag ka ginamit mo, paniguradong ano, no? Apply 2 leaves, bonus 1 leaf per retain card. So dalawa agad yung ano, magigain mong leaf, no, kapag ka ginamit mo yung puppy ngayon. At kapag ka nare-retain mo siya, mas tumataas pa yung ano, yung leaves. Okay, cap at 3 leaf. So para siyang ano, no, para siyang leaf bag. Okay, yung description ng leaf bag, pero ano lang siya, leaves naman siya. Okay, and then meron tayong sa Rosebud. Target any ally and then apply 1 cleanser yung dati. Okay. Same pa rin, target any ally and then apply 2 cleansers na ngayon. Okay, so dalawang cleanser na yung pwede mong ma-generate, no? Using ano, Rosebud na mag-heal ka ng 60 and then mag-a-apply ka pa ng dalawang cleanser. So buff ang ginawa nila dito sa mga plant natin, no? Sa mga plant card natin. Okay, and then yung strawberry shortcake naman, draw 2 strawberry to your hand. Okay, ngayon target any ally, those draw strawberry to your hand, parehas pa rin naman. Ah, okay, hindi pala parehas kasi mayroong nagkaroon na siyang target any ally, no. Yung ano natin, yung strawberry natin. So dati wala siyang heal na nagigain. So ngayon meron na siyang 40 heal, okay? May 40 heal ka nang pwedeng iano, i-cast, okay, sa ally mo at the same time makakapag-gain ka pa ng dalawang strawberry. Okay, so dati wala, no, base heal 0. So ngayon 40 na. And then yung target ay ni-ally pa, diba? So nabuff tong ano natin, strawberry shortcake natin. And then watermelon, target any enemy, target any enemy if the target has sleep, bonus 15 damage, apply sleep for 3 turns. So ito yung dati. Okay, wala naman siyang pinagbago, same pa rin naman. Ang binago lang sa kanya yung sleep duration, no? From 3 naging 5 turns. Okay. So na-buff yun, no? Na-extend lang yung sleep duration niya ng 2 beses. Kasi dati 3, ngayon 5 na. Okay, and then madako na tayo sa herbivore natin. Target any enemy. Same pa rin. Same pa rin lang naman sila. Ano? Heal 15 HP to self if the target has sleep. So, pares pa rin. Same pa rin. Okay, yung binago lang ay katulad lang din ng watermelon, no? So, yung sleep duration niya pinatagal lang. So, 5 turns na ngayon. Okay. Then may silence whisper natin. Parehas pa rin, okay? Parehas pa rin sila ng description ng dati. Kaso nga lang ang binago sa kanya yung buff duration niya. So dati 6, 'di ba? 6 turn. Okay, ngayon ginawa na lang 3 turn. So ang laking ano nito. Ang laking nerf yung ginawa sa ating silence whisper. So panigurado, no, na yung mga lason, okay? Magbabalik yung mga lason nito. Kasi ito lang yung pinaka-counter ng lason, no? Yung ano natin, yung silence whisper natin. So pinataas yung ano niya, base heal niya from 50 naging 55, okay? Heal per poison stack pinataas din. Dati ay 1:1, no? So ngayon 1:3 na. Okay, so ginaya niya na yung ano, ginaya niya na mismo yung poison stacks na 1:3. Okay, HP loss. Ito naman 1 HP naman to. Ay 1 stack, 3 HP naman yung kaya niyang i-heal. Okay. So same lang ng damage ng poison, same lang din siya ng ano, ng heal na marerecover mo, no. Kapag meron kang silence whisper na buff.
Okay, so ni-nerf siya, okay? Naging 3 turns na lang. Okay, so pumangit yung Silence Whisper natin. So kailangan mo ng dalawang ano? Okay, dalawang may Silence Whisper na ngayon sa team mo, no? And then we have the carrot. Sana malapit na tayo. So pambihira, ang dami pa. Ay, GG na to. So sa carrot tayo. Okay, so siguro sasabihin ko na lang yung naging effect nila, no? Para mas mabilis tayo kasi medyo mahaba-haba na yung ano natin. Okay? So itong carrot natin, dati ay... Ay, itong carrot natin na-rework talaga to, no? So kailangan kong basahin talaga to. Gain 1 energy fragment, bonus up to 2 more if this attack breaks an enemy shield. Yun yung dati, di ba? Pag nabasag mo yung armor ng kalaban, makakapag-gain ka ng 2 energy. So ngayon, ang description niya ngayon ay gain 1 energy fragment, bonus if bonus 1 more if this Axie HP isn't full. So kapag kabawas yung HP mo, gumamit ka ng carrot, makakapag-gain ka ng isang ano, isang energy fragment. Okay, so it's either may ano yon, may shield yung kalaban o wala, makakapag-gain ka pa rin. Kapag ka, may bawas yung buhay mo, no? So yon, 60 damage pa rin naman. Okay. And then yung potato leaf natin, same pa rin, okay? Same pa rin siya. Yung dating description niya, yung ano lang, yung ginawa lang sa kanya, yung limit niya tinanggal, okay, yung sa potato leaf natin. Tsaka yung base shield niya, na-buff, okay, plus 5. So 65 na ngayon. So dati 60, ngayon 65 na. Okay, so na-buff tong potato leaf natin, goods. Pwede ka na maglapag ng kahit na ilang potato leaf at mag-i-effect na yung ano niya, yung effect ng cards na, which is the attacker yung umatake sa'yo, magkakaroon ng sleep for 3 turns. So malalagyan ng malalagyan, no? Yun, no? So halimbawa kapag ka meron kang tatlong ano, tatlong potato leaf tas tinira ka ng kalaban, may sleep yun ng ano, ng siyam na beses, siyam na turns, okay, 9 turns yun. Grabe. Wala nang hindi ka na makakapaglapag ng cards nun, no? So sayang na yung ano mo, nasayang yung tatlong cards mo, no? Kapag ka ganun yung nangyari. So pwedeng maabuso tong ano, potato leaf, no? Pwedeng maabuso rin tong potato leaf natin. Tapos combuhan mo pa ng ano, ng rosa, 'di ba? Kasi if initial 'yun, kapag nagsi-shield ka lang ng nagsi-shield, tapos may isa kang rosa, pwede mong gamitin yung rosa if initial and then maglagay ka ng ano, ng potato leaf. Okay, nagsayang na sila ng card doon sa ano, sa slip na nilagay ng rosa, tapos kapag tinira mo yung ano, yung kalaban mo ulit, malalagyan ka ulit ng sleep. So unlimited sleep na yung mangyayari nito, no? Okay, so sana makakuha na kayo ng mga idea nyo, okay, sa mga bibilihin yung Axie. Okay, so pwede kasi ma-abuse tong mga bagong ano, no, bagong ginawa nila sa ano, sa cards natin. Okay, and then we have the swirl. Okay, ito yung favorite ng lahat, no, nasa taas, may naabuso din swirl. So dati ay base heal niya ay 30. So ginawang 60, no? So ang taas ng heal, okay, ng swirl. So binuff yung heal niya, and then yung confuse niya lang yung tinanggal, no? Kasi nagtanggal sila ng isa. So dati kasi dalawa, no? Dalawang confuse. So ngayon isa na lang. Okay. Yun yung ginawa nila sa ano, sa swirl natin. So yung heal tumaas, okay? And then yung confuse na binibigay, nabawasan ng isa. Okay, yung topaz natin, same pa rin naman yung topaz natin, pero yung damage niya binuff lang, no, from 25 base damage, okay, naging ano na siya, 30. Okay, yung damage niya per banish card, dati 10, ngayon 15 na. So nabuff tong ano natin, topaz natin. And then we have the bumpy. Okay, pares sila. Okay, pares pa rin naman. Pares, halos parehas talaga sila ng Sakura, no? Nag-add lang sila ng isang status. Dito naman sa Bumpy naman natin, isang shield naman yung ano nila. Dinagdag nila. So dati 7, ngayon 8 na, okay? And then si Rastes. Okay, dati ay may limit siya, ngayon tinanggal na lang yung limit niya, no, yung si Rastes natin. Ang Snake Gear naman natin, yung binago sa kanya ay dati target any ally, this Axie has 200 HP, okay? Mag-apply yung Snake Gear kapag ka merong 200 below. Okay, so ngayon, binago na nila. So,
from 200 naging 300 na. Okay, so kapag ka 300 below, gagana na yung ano, yung snake jar natin. Okay, and then cuckoo, note the stock normally and only add one stock is consumed per sleep prevented. So ngayon nga yung kanina, no, nabasa na natin to kanina. Okay, and then grievous wound, okay, nabasa na rin naman natin to kanina, pure damage na to. Okay, nabasa na, na ano natin to, nabasa na natin to kanina yung cocoon, explain na din natin to yung leaf. Okay, and then yung burn, okay, yung hindi natin na ano to yung burn. Okay, and then basahin natin tong burn. Same pa rin, okay, same pa rin yung burn natin. Okay, yung nabago lang sa kanya, naging pure damage na siya, no? So para siyang grievous wound. Okay, and then so para sa akin na ano to, nabuff tong ano natin, no, itong burn natin. So nabuff yung ano natin. Okay, nabuff yung hotbat natin. Kasi imbis na ano siya, kumuha siya ng damage dun sa labas, sa HP na siya didirekta, no. Okay, so masakit tong ano natin, burn natin. So ang daming pwedeng maging composition ngayon, no. Okay, and then we have mushroom, nasabi na natin to kanina, robin. Okay, and then yung pure water natin ay nabuff lang ng isa, no. Okay, nabuff lang ng isa, retain. Pares pa rin naman ng dati, okay. And then heal up to 6 na, okay. Hindi pala isa, 6 na, ay 8 na. So dati yung base heal niya ay 6, ngayon naging 8 na. Okay, so nabuff tong pure water natin. Then strawberry, nasabi ko na din naman to. Parehas pa rin naman, 60, no? 60 heal, okay. And then 0 cost to, ha, yung shortcake natin. Ay, strawberry shortcake, okay. And then blood moon, okay, nasabi ko na to kanina at yun na nga. Okay, natapos din tayo, pambihira. Okay, natapos din tayo. At sana nakatulong ako sa inyo, no, na makapag theorycraft kayo sa mga utak nyo. Okay, makabuo kayo ng ano, magandang team, no. So highlight natin yung ano, nangyari nating pag-i-explain dun sa mga cards. So para sa akin, okay, number one sa akin, ha, yung pinaka number one sa akin na cards na nabuff ay yung rosa. Okay, yung rosa. Kapag ka shield, ano ka, shield comb ka, tas may rosa ka, sobrang laking tulong nun. Tapos kombuhan mo pa ng potato leaf, okay. So disable na yung kalaban, no. Kahit pasabihin mong merong ano yan, merong mga cleanser yan, no. So yun para sa akin. Tapos ano pa ba yung ano, yung mga cards na favorite ko rito na nabuff. Yung hair, okay, malakas yung hair, pangatlo yun para sa akin. At ano pa, yung ano natin, topaz. So ayun, yung apat na yun, okay. Maraming nabuff, no, na, and then marami ding na ano, marami ding tinamaan sa nerfing natin. Lalo na yung ano, lalo na yung mga swirl, okay. Excuse me, medyo namamalat tayo. Tinamaan yung ano, tinamaan yung mga swirl, okay. Tinamaan yung tri-feather, okay, yung EOE. Pero yung wing horn na pagkalakas-lakas, hindi nila ginalaw, no? So, medyo ano yun? Medyo... Okay, so hindi natin alam, no? Siguro pagka-start ng season 3, hindi natin alam kung... O kung yung end ng ano natin, of season natin, hindi natin alam kung mag-ano pa sila, magbabalance pa sila. Okay? So, medyo ingat-ingat muna tayo, no? So, nakadepende pa rin sa inyo, no? Kung bibili na kayo ngayon. Okay? Sa akin, bibili na rin ako, eh. Ng mga natuturi craft ko, no? Sa isipan ko na pwedeng maging, ano, maging meta. So, yung hotbat, isa yun, okay? Kasi pure, naging pure damage na yung ano natin, yung burn natin, eh. 8 damage yun, di ba? So, naging pure yun. Okay, so, sa isang hotbat, pwede kang makapag-generate ng dalawang burn dun, eh. Okay? So, pwede, no? Pwedeng bumalik yung hotbat natin na curse. Okay, isa pa yun. At ano pa ba ang naiisip nating magiging meta? So, para sa akin, hindi ginalaw yung ano, hindi nila ginalaw yung tawag dito, yung sa bird na all, okay, yung all cards, and then yung wing horn, hindi nila ginalaw yun. So, ang OP nun. At saka yung feather fan, okay, hindi nila ginalaw. So, yung OP sa bird, yung feather fan, all cards, and then yung wing horn, yun yung pinaka OP dun, no, na cards dun sa bird na hindi nila ginalaw. So yun pa rin yung malakas, no. Expect natin na yun pa rin yung mga malalakas na team. Okay, lalo na tinanggal na yung swirl, no, kasi yung swirl natin na ano na, eh,
na-nerf na talaga yung swirl natin. So, wala naman na sigurong mag-anong gagamit ng swirl ngayon. Yung swirl natin ay naging ano na lang siya, no? Parang utility na lang. Bonus na lang yung isang confuse. Okay, so yung heal niya ay 60. So, malaki yung ano, tulong niya, no? Sa mga shield comp, okay? At dyan na, okay? Dyan na tayo natatapos. At maraming salamat ulit, okay? Yung mga umabot hanggang sa oras na to, no, ng video natin. So, kapagkahaba-haba ng video natin. Okay, nagpapasalamat ako ulit sa inyo. At huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, okay? At namalat na nga tayo. Pambihira. At siguro panghuli natin, no, pwede nating i-shoutout yung mga kaibigan natin na nag-comment. So, punta muna tayo ng YouTube. Shoutout natin sila, yung mga nag-comment ng last video natin, okay? Punta tayo sa ating video at batiin natin yung mga nag-comment. Okay, last ano natin. Ito si Anjanet, okay, na always na sumusuporta sa atin. Okay. And then si Andrew Saints, okay, na lagi ding nagko-comment sa atin to. Okay, saludo sa iyo kaibigang Andrew Saints. Shoutout sa iyo. At si Idol ano, Christopher, okay. Shoutout din sa iyo, brother. Okay, so dyan lang at maraming salamat ulit. Okay, keep safe always mga kaibigan at peace out.